Archangel pagdating sa lineup. Pero ito na nga, game number one, best of three series, Archangel sa blue side, red side naman ang BSB. Kukai para sa kanyang Kufra, Shider Cutie naman sa kanyang Selena. Sino pa to? Wilson for the X-Borg Demon para sa kanyang 1-1 Trevor naman sa Franco. Sa kabilang side, Archangel, Saksha para sa kanyang Claude, Escalera para sa kanyang Esmeralda, Eason sa Atlas, Keke sa Forza, at Ninja Killa para sa kanyang Cho. Wala pang talo tong Archangel, no, Direk? Wala pa. Pangalawa pa lang ata nila tong game or pangatlo? Pangatlo? Fang? Pangatlo. Oo, wala ko. Or pangalawa lang. Ginulat tayo ng Archangel, ah. Sobrang ginulat tayo ng Archangel sa mga larong ibinibigay nila, pero Abyssal Arrow has been connected for this one. Medyo mababurst down nga pa. Tignalan lang natin, mga kaibigan. Isipin mo, 85 seconds or 90 seconds for the cooldown of one skill or one purify. Ang tagal nun. Dating 45 seconds, ginawang 90 seconds. So, masakit sa ulo yun, sir. Almost 1.5 minutes yun. 1 minute and 30 seconds, di ba? Medyo, ano nga naman, yung negativity. Tuwan-tuwa yung si Lena ngayon, tsaka yung mga ibang may crowd control. Yun, isa yun, Direk, isa yun sa mga magaganda. Kasi, mamamaximize nila yung mga skill-based na heroes. Like, speaking of, Selena, mamamaximize talaga nila yan. Kasi, pagka nagamit nga naman yung Purify dito, eh, ilang seconds lang cooldown yan eh. Diba? Pag nag-ultimate ka, magkukuldown at magkukuldown agad dyan. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang may bagong dating. Si Paring Jaime, welcome back. Pero eto dun sa top lane, mukhang nagkakaroon pa ng laban. Trevor, eh talaga namang ano lang. Pero eto, mga kaibigan, hindi lang ako nag-iisa, kasama natin si Jaime. Yun. Si Paring JB. Ayos ba yun? Good evening, yun. Good evening. Pero BSB, sa Paring JB? Eto okay lang. Kakakain lang ng dinner. Pero siyempre, tignan natin kung sino ba ang lalamon dito ngayon at ang kakainin sa dalawang team. Dahil siyempre magkaiba to, pero isang larangan pa rin ang kanilang pagkakagaling siyempre. Tama, pero, tama. BSB at AA, parehas na top teams. Ako po. Parehas magaling. Yun yung maganda dun. So bago to maging Archangel, isa sila sa team na, anong team na to? Faye? Anong team to? Nakalimutan ko. Ano, Ignite. Ignite, oh! Ignite Esports, ang Archangel dati bago sila kuwaning Archangel ngayon. So, alam naman natin yung laruan ng Ignite. And nakita naman natin na hindi pa ata sila natatalo. So, maganda para to, para sa kanila. And BSB naman, isa sa mga teams na nakapasok na MPL, hindi rin biro yan. Oo, oh, so, diba? Heavy cut din yan. Kaya dyan. Kumbaga, experience nila sa MPL, iba pa rin yun eh. Experience-wise, no? Experience-wise, mas malaki yung experience yun. And yung pressure, kasi na MPL team ka, ang laki nun para sa ano sa mga team sa mga kalaban mo. Yung parang, hindi nila ine-expect na pwedeng maging ganito yung galaw mo, pwedeng maging ganito yung galaw mo. So, talagang kakaiba. So, eto na nga, Abyssal Arrow has been connected, pero hindi niya itatry i-burst down dito ang isang show kasi alam niya na may Way of the Dragon and pwedeng maging siya pa yung maging casualties doon. Ayun nga. Pero isipin mo ha, 3 minutes into the game, grabe na yung rotations, pero as of the moment, wala pa rin casualty. Ang nakukumit, yun yung kagandahan. Pero ngayon, Ninja Killa trying to take down this turtle, pero yes, si Kukai nagbabantay. Nagbabantay. Pero eto na nga, si Kukai, mukhang tatalbog-talbog na lang, na parang bola at Missal Arrow has been connected na naman for the second time around, pero hindi niya itatry. I-contest, hindi niya itatry na patayin dito or i-burst down kasi apat ang kalaban niya. Pero fatal link, tingnan natin kung magkukonek. Ayun, okay. Kapakalo ko namang napakalupin yun para sa kanya. Teka lang, hindi pa naman. Okay, Farsa. Ganda ng ano dito, ang ganda ng Farsa effect. Maganda yung kanilang crowd control. Kung tutusin, meron pa sila ditong Atlas. So, grabe din. Talaga, yung lockdowns, yung damage output, solido yung draft ng Archangel. While for the BSB naman, andyan yung, meron silang ano eh, turnaround potential. Diba? Tama. Exburg, si Franco. For the late game, parang ganun eh, no? Kasi sa early stage of the game, Demon, kasi hindi pa siya, alam mo yun, hindi ko pa mararamdaman yung lakas ng Demon ngayon, pero connected na naman si Shider Cutie. Burst down trying, pero hindi pa din niya kayang i-burst down ng isang Esmeralda. Tamang pakit lang dun sa may Torre, sabay si Bat. Diba? Paetok lang. Pa-pace up lang ng ganun. Pero, ayun lang, grabe naman yun, RKO sa dalawa, sabay napatay pa itong si Tropa, and there goes Claude, taking down this Exburg,
Nakadalawan pa nga sila doon. Sila yung nag-attempt, sila yung mapibigyan. Ako po, yung takoyaki, binato. Gusto pang kunin si Kukay dito. Nagugutom ako. Oh my God. Talaga naman. Sarap naman ang takoyaki pag kagantong maulan, no? Sarap kumain pag maulan, mga kaibigan. Yun yung maganda dito. Pero Archangel, maganda ang kanilang pinapakita sa oras na ito. 2,000 agad ang inangat ng kanilang pera. Siyempre, katulad ng sinasabi natin, maganda talaga yung Fatal Link sabay Blazing Duet. Pero teka lang, may away na naman. Oop! Lalabog pa nga. Grabe naman ito. Ay, nakapatay na naman mga kaibigan. There goes the X-Board. The Ultimate will be committed pero mapapabak na lang muna sila dyan. First kill ng BSB na commit pero Shider cute. Buti na lang at makakatakas siya doon. Dahil medyo delikado pag natamahan siya nung mga tawag dito. Binato, i-force. Tama ka dyan, yung feather airstrike na kaya niyang ipato. Kasi apat na beses lang yun. Pero kung apat na beses na tama sa'yo yun, masakit sa ulo yun. Diba? Pero eto na nga, yung sinasabi natin, naka ano pala, naka more on farm item dito si Demon Cutie. So every time na kukuha siya ng farm net, gagamitin yung retribution, may 50 gold ang makukuha. So mas mabilis na maklear, mas maganda yun para sa kanya. Pero ito na naman, ang feather airstrike, ibinigay pa last insanity to clear that one. Pero hindi, nakakuha pa rin. Way of the Dragon Fork, the Kukay doon at patay siya. And eto nga si Eason, gugustuhin bang pumalag? Wala siyang fatal links na maibibigay. So disengage ang tropa ng Archangel. Pero arrow did connect, kaso grabe naman talaga yung counter decision sa Belimonis. Is doing it, double kill para dito sa kanya, tatlo para sa isa ang naging trade. Hindi yun ganun kaganda for the BSB. Very bad. Sobra. Though nag-connect talaga yung Abyssal Arrow, so parang apat sila eh. Parang ang sabi niya sa sarili niya, teka, kaya natin patayin to. Hindi niya ine-expect na may Esmeralda, pero nahuli pa na Iron Hook dito ang isang Farsa, pero dahil nga meron siyang Purify, na-dodge na yung ganung bagay. Pero Escalera, wala na ring mana dito. Keke, titingnan natin kung tatama ba yung mga kalapati niya. Oh, no. Bagya. Killing spree para sa kanya. Ganda ng pagkakalaro nila kay Farsa. The Tower Juggle, kita mo yun. Pero Wilson? Mm-hmm. Uy, teka lang. Kaibigan. Kaibigan Tom Sawyer, kalma. Pero top lane, nakita niyo ba yun? Yung Tower Juggle nila dun. Eh, kung hindi nila nagawa yun, talagang mabubuhay at magsusurvive lang yung nag-iisang tropa ng BSB doon. Pero dito naman, sa my blue buff, there goes the Ufra. There goes my heartbeat. Talaga namang ang sakit. Mararamdaman mo ang tunay na sakit doon. Ibrad, mapapaamay heart when oops ka talaga doon. Pagka pumasok ka mag-isa, tas apat, nakita mo. Tapos talbog siya eh. Talbog talaga naman. Titinigan mo, pero abo! Ang ganda naman talaga. Susundan ka kahit saan ka magpunta. Kakaiba. Oh, eto na ngayon. Para sa akin, BSB, katulad sinabi ko sa inyo, Archangel, early stage of the game sa kanila talaga to. Pero pag napatagal ng BSB to, pwedeng maging sa kanila. Pero Abyssal Arrow has been connected dito. Para kay Claudine, hindi siya makakapapatay pa ka-strike. Ibinitaw, pero Demon mukhang lalabanan ng isang kalapate. Escalera, nakatambay lang kasi alam niya na pwede rin namang sumugod or kung susugurin man si Keke, makakapagbigay siya ng damage yung tubak yung ano niya. Tubak up yung friend niya. Ito na, baka chance na to na ngayong BSB makabawi ha. Dahil itong turtle, pangatlong turtle at sino ba nakakuha ng turtle kanina? Sila din ba? Sila Archangel. Ay, so dalawa na turtle nila, pero wait lang, ayun na naman, RKO sa tatlo, dali kayo dito, what a control! Patay na naman ang isa, itong si Tropa, mukhang may isa din naman, pero Demon, 1-1, mag-isa lang nan, pero papalagan sila mga kaibigan, BSB, turning the tides, 2-4-3-3, actually, 3-3. Yun na ang chukchak chenes ng BSB. Talaga namang 1-1 is the new meta. Yun yung gusto nilang gawin. Katulad ng sinabi natin, makapag-free hit lang ang BSB, ma-proc lang yung ultimate ni Demon, magiging maganda yun para sa kanya. Pero item check tayo dito, direct level 11. Sige. Yo! Corrosion Sight. More on attack speed after nito. Diretso na siya ng Demon Hunter Sword. Para nga naman ma-maximize niya yung normal hit na pwede niyang ibigay. Pwede na rin naman kasi siyang hindi mag-purify dito kasi yung second skill niya is just like ka-purify. So kung may kumapit man sa kanya, pag pumutok yung second skill niya, madedebuff. Yeah. Okay, ito ah. Doon sa mga nagtatanong guys, kasama natin si paring JB. Yung what's up mga kaibigan? Ayan. Dota 2 caster po, naligaw lang sa ML. Pero wait lang, may naliligaw din yata dito sa may baba. Pero susunugin, pero napaka-natmadyo. Alam niyo ba, si JB ay isang napaka-flexible na caster. Lahat yung ng laro, kaya niyang i-cast. Isa yan sa mga idola nating caster dito. Sa ating, tropa yan sa Lupon, mga kaibigan. Kaya supportahan niyo rin yung page ni JB.
YouTube channel din yan, guys. Follow nyo din and subscribe nyo din. Okay, ako sa YouTube, guys. Kung gusto nyo matuto ng shoutcasting, andun yung basics natin. Baka makatulong lang, di ba? Yun, tama. Tama. Mm. Kasi dyan din ako nagpapaturo. Kaya kung ano man ako ngayon, guys, may parte dun si Jimmy. Problem mo yun. Speaking of parte, tingnan natin kung anong gagawin ng BSB ngayon. Kasi kahit papano, nakakapalag-palag na sila eh. Diba? Kasi 5K gold lead, naging nababawasan nila, naging 4K na lang. Diba? Kaya pala ang galing mag-cast, sabi ni Bagwan JR. O yun, tuwing ko naman talaga, bossing. Mabangis yan, mga kaibigan. Medyo magkabangis din talaga kami. Oh my. Be, modulate na ba natin? Mamaya. Pero araw? Oh, tama lang yan. Kalmahan lang natin, mga kaibigan. 10 minutes and 35 seconds in our game time. 14-7 ang ating score. 4,000 ang kalamangan ng Archangel dito. Samantalang Saksha, nagpapastock lang. Parang nga naman dun sa attack speed and movement speed niya. And tingnan natin dito kung... Kaso wala si Wanwan dito. Uy! Nakakita ni Escalera na may tao dun sa bus, nagpapagpap na damo direct. Iuusog mo na konti. Iyan, blessing duet na. Ibigay ko tayo. Hindi, na-RKO. Okay, Steven. Hindi mo tapos. Nahila naman. Wanwan, kadarating lang. Papang! What a turnaround para sa kanila. Turnaround nga yun, kaibigan. Pero naging 1-for-1 pa yung ating bakbakan itong season. Naku po, takoyaki. Napakasarap. Double kill for 1-1, mga kaibigan. Itong si Chu. May damuhan, panggap lang na palay. Pero wait, na palay. 1-1, going for the Lord. Nakita yung pa, dahil kay Shider QG, pero di mo dito, may na-maximize na ngayon yung kalamangan nila. Nakadalawa na sila sa Archangel. This is the perfect timing to get this Sanctuary Lord. Alam natin yan, pero eto na naman, yung Iron. Naku po! Grabe ba? Nasubugan, sabog ang akum. Maladendi, mga kaibigan. Suwabe. Hukirino? Grabe naman yun. Iba ka, Nino. Iba ka. Pero ito yung iba, bes. Oh. Sila yung Eagle, pero sila yung nakasecure ng Lord. Meaning, sila, magkakaroon sila ng somewhat advantage in this game. Dito mo naman, Juwano, ang tamang trip lang. Yun yung maganda. And Wind of Nature to counter out the Blazing Duet. It's a really good one. Pero ito si Saksha bumili na din to counter out yung ultimate dito ni 1-1 para matigil na. Pero para sa akin, Trevor, talagang siya yung nagbigay ng kulay. Siya yung nagbigay ng talaga ng kulay sa aking mundo. Parang binibining marikit. Kaibigan. Pero ito na naman, ang takoyaki nagbigay. Naku po na ako. So isa lang yan. Kanyang naibigay. Pero titignan natin si Iscarella. Iscalera pala. Ay, mabibigyan. Pero ups, ayun na naman si Paring Ison. Demon. Demon! Naku po. Medyo mahirap nga naman yun para sa kanya. Saksha dito, ay napatay pala si Demon pala, hindi pala si Saksha. Si and Saksha dito, kiniklear na yung Sanctuary Lord dun sa top lane. Ang bilis, ha? Oh. Yun din yung mahirap, din mahirap para sa akin kasi yung ultimate ni 1-1 is kailangan tumira ka na madaming beses para mag-pop. Pero wait lang. Makasipat ba? Malabo. Negative. Masakit, sir. Kaso hindi nila nasulit yung yung Lord nila doon, men. Kasi wala sila masyado nakuhang objective with that one . So medyo eagle pa rin na maituturing yung BSB dito. Grabe yung mga initiation ni Ison, boy. Grabe, no? Isa rin pa sa maganda yung pinapakita . Kung maganda yung set ni Ison, magiging maganda yun for the Archangel. Pero sa BSB naman, kung magiging maganda yung hook dito ni Trevor, mas magiging maganda yun para sa kanila. Though, na isa lang yung kaya niyang i-hook. Malaking bagay pag crucial kung yung sinin makukuha niya. Like kanina, di ba? Saksha yung nakuha. Yun nga . Kailangan makakontrol talaga nila dito itong si Claude para, alam mo yun, yummy bowlers. Shoutout nga pala kay Berto. Kay Berting, kay Bert Salvador na lagi nakasupport sa atin. Kay Nalin Cruz sa girlfriend ka. Hello sa'yo. Kaya tahigiling naman ako mga 5. Pero wait lang. Ayun nga. Defensive lang dito yung BSB. We can see na hindi sila nag-overextend. Just to show respect na din sa kayang gawin ng Archangel. Yes. Diba? Talaga sobra. Pero dito... For me, ma-free hit lang talaga ni 1-1 yung si Ison and mag-proc yung ultimate niya, hindi na mapipigilan yun. Depende na lang kung makakapag-Wind of Nature agad si Saksha to counter out that one. Pero dito kasi sa pressure, yung pressure na binibigay ni Ison, katulad ng sinabi mo kanina, yung initiation niya. Pero tiga mo, mamatay pa ata dito, ayun na nga.
as in Sanity for him. Pero ito yung nga, papasok na yung Esmeralda. Teka lang, sir! Teka lang talaga, mga kaibigan. Demon boy pa rin yan. Itong si Wilson, makakatakas pa. May sa demonyo nga yung boy, nakatakas pa, no? May sa demonyo. Ano yun? May sumpa, may sumpa. Tatawagin bang demon pangalan yan kung walang sumpa, kaibigan? Yun din, yun din. Team YouTube pala, maraming salamat sa pagsuporta. Sa mga tropa dyan, nakapasalat sa Team YouTube eh. Mm-hmm. Para sa inyo. Pero eto, mabalik tayo sa laro. Yung sige. Ano, yung season, bes. Nabigyan agad eh. Wala, mahirap. Season, wala silang frontliner, boy. Oh, wala, wala. Ninja kila. Ayun, ay, ginamit ang pagka-ninja, pero papasukin mga kaibigan, lilimahin. Ako po, takotakas pa. Ninjang-ninja nga, pero yun, itong si Wilson mahisan, pero patay din yata pagkabuhay na pagkabuhay, makakatakas mo ng bagya. Iker na untog. Ayun lang, na-shutdown sa Claude Valdaris. Happening, Esmeralda took that tier 3 top tower. Husay. Ito na ngayon si Demon. Gusto niya nga eh, gusto niya tapalan eh, pero wiki, wiki. Kuha first down niya. Oh, that's a good one. Uy, ano ah, lesson yung damage dealers ng Archangel. Eto, uy, yung Esmeralda na kukontrol pa. Minus 2, mga kaibigan. Yung Archangel, pwede itong gamitin ng BSB to their advantage. Naku, nag-connect yung Chukchak, Chenilin, Boom Boom, Kemido, Au Au. Pero eto lang nga, mga kaibigan. Ison, mukhang mag-flex. Ano ba? Uy, pala. Uy, sinalya. Yung oy, dalawa sa mga tropa. Pero eto lang nga, RKO. Boom! Grabe naman talaga yun. Para sa kanya, hindi pa tapos Demon. For the backup. Uy, okay. Natalbukan. Okay, na-bouncing ball. Pero o, takoyaki nilabas. Pwede na mag-chukchak Chenilin dyan. O, yun, tinuhog. Ay, tayo, G. Oh, the save. Wala, walang ultimate. Walang ultimate. Ngayon lang yung meron. Uy, satisfying! Satisfying yun! Ang gandang save nun, kung tutusin! Kahit ikaw, pag-iayabang mo yun sa mga tropa mo, brag na save ko, pero stanini dito itong si tropa, aso the Lord, is now being taken by BSB without being contested, so subukan na lang nilang steal, pero saksa, ito. Wait lang, wait lang, no reset for you! Oh, the Lord will be taken by BSB, pero papalag pa rin naman sila dito ngayon, there goes Frank. Oh, nag-connect! Pa rin naman sila, tapos na ako po, saksa! Nabibigyan, makakatakas lang naman, muntik! Oh, ng boss, pero yung nilakaw ng alien. Kinamaan! Oh. Kinamaan ng Kiki Kukuy, mga kaibigan! Talaga namang napakasakit, Kuya Eddie! Pero eto na si Escalera, Wilson? Giving some damage dito kay Wilson, natanggal ang Firaga Armor, of Feather Airstrike, unang tira, nasaktan! Kinamaan, nabisan araw dito, Snyder Beauty, gustang i-burst down, pero eto na nga, ang Sanctuary Lord, manggagaling sa middle lane. Tingnan natin kung ano yung gagawing sagot ng Archangel, knowingly na wala si Saksha. Wala yung burst damage nila dito. Diba? Abusin mo agad yung buhay niyan! Wilson, kailangan, kailangan. Piraga Armor, punong-puno mga kaibigan. Ito na nga ultimatum, pero buhay lang din naman. Pinoprotekta nila si Lord eh, para meron silang objective na makuha. Oh. Diba? Kumbaga, yan yung magsisilbing girlfriend mo sa laro ng Mobile Legends. Kailangan mo protektahan at hindi makuha ng iba. Kasi pag nakuha yan ng iba, ikalalamang mo yan, ikakagalit mo yan, magiging sa mapa ng lobo. Ayun, galit na nga sila. Oo, tinamaan pa. And na-clear. Na-clear agad. Pero ano ah, yung Archangel, mad props. Ang ganda ng ginawa nila doon. Hindi na nila pinaabot pa sa may objective nila. At ang ginawa lang nila doon, kinonvert nila yung advantage na kahit wala dito si Claude, at least kaya wala namin sila makukuha. Diba? Oh, oh, oh. Pero mas maganda nga yun, kasi kung hindi nila maklear yun at lumabas yung second wave, super minions na naman yung lalabas noon. Hanggat hindi niya nakiklear yun, magiging super minions. Yan, super kariton pa nga yun. So medyo mahirap nga naman yun for them. So tingnan natin dito kung ano yung magiging sagot. Pero Shider Cutie, ah. Ito yung sinasabi natin, early stage of the game Archangel. Pero BSB, for this time, 18 minutes, pwedeng sa kanila na. Tingnan natin kung ano pwede mangyari. Magandang set coming from Ison, magiging good yun for Archangel. Magandang hook naman for Trevor at makapag-proc yung ultimate ni 1-1 dito, magiging maganda rin yun for BSB. So, more on pantay talaga ang magiging laban dito. Pero eto na mga kaibigan, Escalera, tinamaan pa doon. Pero last insanity, pinutok na din. Yung Blazing Do It, ibinigay, walang tinamaan. Mga kaibigan, nabisan na ako. Si Takoyaki, nagpakawala ng kanyang octopus. Pero eto na si Saksha, puno yung stack, hindi tinamaan. Uy! Nawala. Nawala yung stock niya doon. Naku, sayang yun. Yung top lane, Ninja Kila. Yung top lane, ha? Naku po. Dito na nagagawa ng Ninja Kila, men. Dinedelay niya lang. Dinedelay niya lang dito yung BSB. Kumbaga, para hindi na sila makaabante pa. Uy. Kasi pwedeng ano eh. Pwedeng sulitin ng BSB na walang ultimate dito si Atlas. Yun, diba? Isa din yun. Walang pang set. Eh di pwede pumulag. Pero with that top play coming from the two, na dinelay niyo yung possible things. Pero wait lang. I got stunned. Kaso, delikado. Malikot yan eh. Yun din yung maganda sa Archangel sa galawan nila. You know? Hindi ine-expect ng team ng BSB na may isang dadaga sa team ng Archangel. Yan. Kasi ine-expect nila pag nagbigay ng Fatal Links dito,
yung tropa ng Archangel or si Eason, lalaban lahat ng tropa. Hindi nila alam na nawawala yung Chou, which is nakakakuha ng objectives or pumupugak dun sa top lane, muntikan pa. Pero eto na nga, si Kukai mabibigyan, Feather Airstrike, maaga yan. Pagka ganyan, wala na siyang skill for the second time around kung sakali magkakaroon ng second initiation ditong BSB for the Clash. Mm-hmm. Diba? Now, tingnan natin ha. Oh, inaapoyan pa nga. Muntikan pa dun sa Iron Hook na yon. Maladende yan. Mag-iingat ka dyan kay Trevor. Kanina pa nang uwan ng crucial yan. Okay, pero shoutout muna sa aking girlfriend, Lula. What's up? Ooh, sana all. Kinilig ako mga 4. Buti 4 lang. Kasi sa akin 5B. Oo, oh, kasi 5 kasi tayo eh. Oh, pero eto na nga, mga kaibigan. Ang dalawang magtabose, SM talaga naman mas pagsasama nyo na naman sa aming Just ML. Pero teka lang, mukhang lalaban pa yung tropa. Apat pa nga ata sila. Pero Eason, medyo malalim yan. Malalim yan. Titignan natin kung gaano kalalim ang kanyang kayang ibigay. Eto na, nagpakalabas na ng tako. Yan na, huli! Tatlo! Oh, grabe naman talaga yung the set of the century. Pero papalag pa rin kami. Nako po, nasabugan na sila. Sila pa yung nakuhaan. Sila yung nag-set. Uy! Grabe naman talaga. Eto na, si Wanwan na patay. Lesson po dito ngayon yung damage output ng BSB. Papalag pa rin naman kami. Pero itong Ayun si Escalera, papalasahin pa nga yata siya dito ngayon. Nako po, naiwan sa may tore mga kaibigan. Hindi pa rin naman tapos. The damage is enough for him to be taken out of the game. Eto nga si Tropa. Nako po, not Maju. Wala kami pa kami. Papalagan ka namin. Pero wait lang. Grabe naman. BSB, nadidelikado. Pero wala silang pake. Papalag pa rin naman. Pero Kukai, eskapo na lamang. Grabe naman. Both MM are down for both teams. So, si Bat muna, bail out. Wala tayong damage output. Kumbaga kulang. Diba? Grabe mo eh. Ginawang bit yung pagpi-play by play mo, ganoon kagaling. Sorry na boy. Why? Ginawang bit. Kinilig kasi ako boy, kinilig ako dun sa laban, napakatindi, sobrang close man. Kasi isipin mo, sila na yung nag-initiate, sila po yung nalugi. Nakuha na nila yung tatlo eh. Nakuha na nila yung main goal nila, which is Demon. Nag-proc siya ng second skill pero hindi na counter. Kumbaga nadali pa rin sa Fatal Links. Pero yun pa rin eh, wala pa rin sapat na damage. And the hook. Especially the hook, grabe. The hook is on fire. Oo, follow the leader. Ayan. Eh pagka may na-hook talaga, follow the leader na yun para sa BSB, susundan mo na ng kill yun, di pwedeng isa lang. Matik yun, sir. Diba? Matik yun, sir. Pagka ganun, pagkakataon na yun, which is Escalera pa yung nakuha nila. Diba? Ito na naman mga kaibigan. Ay. Dun lang. Sumuko ang Pinas mga kaibigan. Double kill for Esmeralda. Pero wala siya pa. Papalag pa rin naman daw. Sider kill. Napakakit mo nga naman talaga. Pero wait, makakatakan pa Nupi. There goes a shotgun. Triple kill for Esmeralda. Napakagandang step up naman talaga. Kasi mga kare. Escalera. Makakakatibang. Uy, pati yata si Tore. Uy, hindi. Nag-winter transition dito pero mukhang bakasukin ang tropa. Nabuhay Wilson? Pa nga Wilson? Ang tropa nating si Wilson. Pero bigla normal. Kukay na magiging... Uwiog lang. Ang kanyang naibigay. This is going to be it. Grabe, yes, sobrang intense itong laban. Mid na to sigurado. Tower lock for the mga kaibigan. That's going to be the game number one. It'll go to Archangel. Pero mad props for BSB. Talagang dinelay nila sinubukan.